Sa ating pong pag-observe ng Lord's Supper ay pinili ko pong pag-aralan natin ang isang pangyayari, mga pangyayari sa Matthew chapter 8. Please open your Bibles sa Matthew chapter 8. At tayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog, sa Mateo. Mateo chapter 8, sabi po dito, nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao, at lumapit sa kanya ang isang ketongin, at lumuhod sa harapan niya na nagsasabi, "Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako." Inunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan niya ito na nagsasabi, "Ibig ko, maging malinis ka," at nalinis ka agad ang kanyang ketong. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, magpakita ka sa pari at iandog mo ang kaloob na pinag-utos ni Moises bilang patotoo sa kanila." Pagpasok niya sa Kapernaum, ay lumapit sa kanya ang isang sentoryo na nakikiusap sa kanya at nagsasabi, "Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay, lumpo at lubas siyang nahihirapan." Sinabi niya sa kanya, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Ngunit sumagot ang sentoryon at sinabi, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay. Ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng otoridad na may mga kawal na nasa ilalim ko. Sinasabi ko sa isa, humayo ka at siya'y humahayo, at sa iba naman, halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa nga niya." Nang marinig ito ni Jesus, ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng gantong kalaking pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadilimang nasa labas. Doon nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin." Sinabi ni Jesus sa sentoryon, "Humayo ka na, mangyayari para sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya." At gumaling nga ang alipin ng oras ding iyon. Nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyanang babae na ito na nakaratay dahil sa lagnat. Hinawakan niya ang kamay ng babae at nawala ang kanyang lagnat. Bumangon siya at naglingkod kay Jesus. Nang gabing iyon ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Pinalayas niya ang mga espiritu sa pamamagitan ng salita at pinagaling ang lahat ng may mga sakit. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias, "Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman." Humingi po tayo ng tulong sa Panginoon. Let's pray. Aming dakilang Diyos, patuloy po kaming humihingi ng tulong sa inyo sa aming pagbubulay ng inyong mga salita. May you continually help us as we listen to your word. May we treasure your word, love it with all our hearts, and may we continually delight in it. And we pray, Lord, as we study this narrative, we will see the greatness of our Savior that will move us, Lord, to worship Him and love Him more and more. Tulungan niyo po ang mga ngaral ng inyong salita sa kanyang mga limitations. May the words, Lord, na lalabas sa kanyang bibig will be clear. At ang tinig mo lamang ang nais naming marinig. Pangalan ni Jesus. Amen. In the book of Matthew, beginning chapter 8, ay makikita natin ang iba't ibang miracles na ginawa ni Jesus. At isa dito ang ginawa niyang pagpapagaling sa mga maraming sakit. These miracles, including healing, were proof of His divinity
and messiahship. Ang mga milagrong ito na kanyang ginagawa ay nagpapatunay na siya nga ang Messiah na pinadala ng Diyos, that He is divine and the Son of God. Si Matthew, by recording a series of miracles of Jesus, no doubts that he is presenting to us si Jesus as truly God, because only God can perform such miracles. After Christ teaches with authority by His word on the mount, dahil nangyari ang mga miracles na ito after Jesus taught on the Sermon on the Mount, after He teaches with power and authority on the mount, na nagresulta na ang crowds na sumusunod sa Kanya were astonished at His teaching, for He was teaching them as one who had authority and not as their scribes. But by His words or teachings, nagpapakita ito na siya ay God-man. Then beginning in chapter 8, lumilitaw na siya nga ay tunay na Diyos by performing miracles. At unang ni-record ni Matthew ay ang pagpapagaling ni Jesus ng may mga sakit. And we shall see that when Jesus healed a sick person, very powerful ang kanyang ginawa. He did it with a word or touch. Walang gimmick, walang fanfare, walang masyadong formula o maraming seremonyas. He healed with words or touch. And He healed instantaneously or immediately, gumagaling agad ang may sakit. He also healed totally. He restored the sick body totally. He healed those who come to Him and even those who never saw Him, tulad ng centurion. But most powerfully, He even raised a dead person. And this shows to us His sovereign power over diseases. And it is a proof of His deity and messiahship. And so from our passage, we will consider Jesus' authority over diseases. So let us first consider the expression of faith to Christ's power over diseases. And secondly, the exhibition or the display of Christ's glory and power over diseases. And lastly, we will consider the explanation of His power over diseases. So first of all, let us consider the expression of faith to Christ's power over diseases. Ang una nating makikita na nagpahayag ng kanyang pagtitiwala kay Jesus at sa kanyang kapangyarihang magpagaling ay isang leper. Isang taong may malubhang sakit. And there's other type sa panahon nila ng ketong na there's no cure or incurable. So you are considered, kung meron kang gantong type ng leprosy, you are considered as living dead. Other considered you even under the curse of God during their time. At kung ikaw ay may gantong sakit, under the Mosaic law, you are considered as ceremonially unclean. Dahil ceremonially unclean ka, hindi ka pwedeng manghawakan at hindi ka rin pwedeng manghawak. At kung may lalapit sa iyong tao, kailangan mong sumigaw ayon sa Levitical law na you need to cry out, unclean, unclean, para hindi sila lumapit sa iyo. Kaya't ang mga may gantong sakit ay nakatira outside sa camp ng Jerusalem ayon sa Leviticus 13. Once you are declared positive sa sakit na ito, di ba? Parang COVID, when you are declared positive, you will be isolated. You will be outcast from society. Hindi ka pwedeng lumapit sa pamilya mo, sa friends mo. Ito yung kalunos-lunos na kalagayan ng ketongin sa kanilang panahon. You are outcast. But then Matthew narrated in verse 2, it says, "Behold,
Look, diba? Very astounding. A leper came to him and knelt before him. Eh, ito ay nakakagulat kung isa ka sa mga crowds na kasama ni Jesus at ikaw ay Hudyo. Dahil ang leper ay hindi allowed magkaroon ng close contact to any person. Dahil bawal silang hawakan, he should have cried out before Jesus that he was unclean. And yet, makikita natin ang kanyang confidence to approach Christ. He somehow knew na hindi siya ire-reject ni Christ sa kabila ng kanyang karamdaman. Perhaps dahil kumalat yung balita patungkol sa ginagawa ni Jesus, eh alam ng ketongin, si Jesus was able to meet yung kanyang need. At kung lalapit siya kay Jesus, ay masusumpungan niya ito. Jesus would never be ashamed of him. And so, he thought of nothing but his great need and Jesus' power to meet that need. Kaya lumapit siya na may confidence. Kilala niya si Jesus. He also came to Jesus with reverence. Kung mapapansin niyo, he knelt before him in the posture of adoration. This word, yung salita pong knells, often translated as worship, kung gumagamit kayo ng, I think, New King James or NASB, it says worship. Eh, talagang nagpatira pa siya, in other words, sa harap ni Jesus na may mataas na paggalang. As one commentary writes, putting his whole soul into this act of reverence and adoration. At sa kanyang pagtawag kay Jesus na may paggalang, eh, the leper addressed Jesus as Lord or Kurios in the Greek. Eh, sa panahon nila, it could mean sir, no, when you call someone with respect, tinatawag mo lang silang sir. But it is certain, most certain, na hindi lang ganun ang pagtingin ng leper kay Jesus, but rather kinikilala niya na ang niya ang pagka-Diyos ni Jesus. Kinikilala niya Christ as God who has the power to heal him. At makikita natin, Christ accepted that kind of approach to him in worshipful manner. Di ba? Hindi ni-reject ni Christ yung ganong approach because we know na totoong Diyos si Jesus. Jesus is divine and he is about to show that to the people, and the leper worshiped him and Christ accepted his worship. Why? Because yun lamang ang nararapat na gawin sa isang tunay na Diyos. We can also notice na yung paglapit niya kay Jesus eh with humility. With humility. May pagpapakababa. Alam niya sa kanyang sarili, hindi niya kayang gumaling. Diba? And so with humility sa kanyang puso, he approached Christ and said, Lord, if you will, you can make me clean. If you will, you can make me clean. Hindi niya dito pinagdududahan ang kapangyarihan ni Jesus. He knew Jesus was able to heal him, but he asked to be healed kung gustuhin ni Jesus. If it is your will, umaasa siya sa kung ano lang ang pinagkakaloob sa kanya ni Jesus. He completely submits himself to the will of Christ sa kanyang kagalingan. He was, as it were, saying to Christ, Panginoon, alam ko, kaya mo akong pagilingin. I know you are able to meet my need, but let your will be done. Kung ano ang nais mo sa aking kalagayan, so be it. Eh, how many of us here who have that kind of attitude in coming to Christ? With confidence, reverential, but most especially with humility. Makikita natin kontra yung attitude ng leper na ito in many professing Christians today. When it comes to approaching God to meet their needs or asking God for healing or blessings,
as if meron silang natatanging karapatan mag-demand sa Diyos at gawin ng Diyos yung kanilang hinihingi. Diba, ayan nga yung mga naririnig nating mga panalangin ng mga ibang Christians. I declared healing sa iyo. I claim healing. I claim blessing kay brother and so in Jesus' name. Parang yung Jesus' name nagiging magic word. Meron pa nga akong mas talagang kinalibutan ako sa narinig ko. He said, I declare healing. I declare healing? That's blasphemy. That's wrong. Do we have that inherent rights to demand something from God? At gusto natin gawin ito ng Diyos? Nothing. We are like these lepers. Leper. We are just beggars of mercy. Kahit na tayo mga anak ng Diyos, yes, God is our Father. But He is not like our earthly fathers na pwede nating i-arm twist, di ba, para ibigay yung gusto natin, like yung mga spoiled brat na mga anak na mas matapang pas kesa sa kanilang mga magulang. At grabe makapag-demand sa magulang para lang makuha yung gusto nila. O kaya, di ba, bulahin natin yung tatay natin para mabigay yung gusto natin. Hindi natin pwedeng bulahin ng Diyos. And my point is, we don't have that inherent rights to demand blessings or favor from God. Or yung kalooban natin, gusto nating ganun din gawin ng Diyos dahil kiniklaim mo na anak ka ng hari ng mga hari or anak ka ng Diyos. No. Let us learn from this man. The leper, he claimed no rights. Just simply trusting Christ. Alam niya, kaya siyang pagalingin ni Jesus. And yet his attitude was, if you will, Lord, ang kagustuhan mo ang mangyari. But as for me, I will put my whole trust, my confidence to you alone. For you can make me clean, he said. And that's faith, a humble submission to Christ's authority and trust wholly unto Him. Acknowledging that He deserves nothing. Kinikilala niya na hindi niya deserve ang anumang biyaya from Christ, and he just simply believe in what Christ can do. He believed that Christ is compassionate, powerful, sovereign over his sickness, and he just simply trust Christ. At kanyang nilagak ang buo niyang sarili kay Kristo, and it was a faith precious in the sight of Christ. A humble submission, a whole trust unto Him. But also, may kita natin in this narrative na hindi lamang ang faith ng leper kay Christ, but also yung Gentile Roman centurion na mayroong servant na may malubang sakit in verse 5 to 13. May kita natin when Jesus entered Capernaum, a centurion came toward Him. And some commentators agreed it happened the same day na pinagaling ni Jesus ang ketongin. Now, kung titignan natin yung parallel passage ng pangyayari in Luke 7, if you would turn there, Luke 7, 1-10, makikita natin doon in details, no? Si Matthew kasi very condensed yung pagkakalathala niya because he's showing to us the deity and messiahship ni Christ. But si Luke, medyo details siya. Sabi doon na Luke chapter 7. Uh,
After he had finished all his sayings in the hearing of the people, he entered Capernaum. Now as a centurion had a servant who was sick and at the point of death. So at the point of death na, who was highly valued by him. When centurion heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews asking him to come and heal his servant. So makita natin dito doon na hindi personally pala no yung centurion lumapit kay Jesus. Bagkos inutusan niya yung mga elders of the Jews na puntahan si Jesus. So meron yung centurion taga pamagitan kay Jesus or parang mediator niya. The centurion knew Jesus, most likely katulad ng pagkakaalam ng leper kay Jesus, that Jesus has the power over diseases and that he is divine. And makikita natin na this centurion ay certainly, no, babasahin nyo ng buo, makikita nyo, certainly this centurion is a God-fearer. Just like Cornelius, meaning, hentil siya na naniniwala sa iisang Diyos, yung Diyos na sinasamba ng mga Hudyo, but without being circumcised or being a Jewish proselyte. He was described by Jewish elders in Luke 7 verse 5, he loves our nation and he is the one who built our synagogue. So nakita nyo, he loved the nation Israel and he built yung mga synagogue kung saan nagagather ang mga Jews. At nang si Jesus ay pumayag, pumunta sa bahay ng centurion, eh nung malapit na sila sa bahay ng centurion, the centurion again ay nagpadala ng tao para kusapin si Jesus. In chapter in verse 6 to 7 ng Luke 7. And Jesus went with them when he was not far from the house. So medyo distansya ng malayo, the centurion sent friends saying to him, "Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. Therefore, I did not presume to come to you, but say the word, and let my servant be healed." Sa pagkakakilala ng centurion kay Jesus, alam niya ang distance ay hindi hadlang upang i-perform ni Jesus ang kanyang miracle. Dahil itong tao na ito, naunawaan niya din ang pagkakaroon ng authority. Ba? This centurion knew how to have authority being exercised at the distance. "For I too, a man under authority," he said, "with soldiers under me, and I say to one, go, and he goes, and etc." Ang sa kanya, kung siya nga merong ganong authority, kung anong sabihin niya, susundin ng under ng kanyang authority, mas lalo na si Jesus, who could easily just say a word, and what he will say, ito ang mangyayari. Ganon kalaki ang kanyang pagtitiwala kay Jesus. So, ito yung mataas na pagtingin ng centurion kay Jesus, with humility of heart, sincerity, affection, and he said to Christ, "Just say only a word, I know it will happen." With that, Jesus, makita natin, Jesus was marveled. Kumbaga sa Tagalog, nagulat. Yung salita na yan, it was used, no? Sa New Testament, yung salita pong marveled, it was used when people saw Jesus' miracles. Talagang nagulantang sila dahil wala pa silang nakakitang ganong pangyayari. Though Christ is divine, he knew the heart of man, in his humanness, na-marvel siya sa pananampalataya ng centurion. Kaya ang reaksyon ni Jesus, di ba, sabi niya, "Truly, I tell you, with no one in Israel have I found such faith." Marami namang mga Hudyo ang nanampalataya kay Jesus, but none like this centurion, who has sincerity of heart
with humility, for he believed just like the leper, he is unworthy before Christ. And he has a deep trust to Christ. Diba? Just say a word. I knew ito ay mangyayari. And what an exhibit of great faith in Christ ang makikita natin, both sa leper and the centurion, a sincere and deep trust and humble submission to Christ. And napakainam ng gantong pagtitiwala kay Jesus. This kind of faith is so precious in the sight of God. Kaya naman nakita natin si Jesus ay tumugon sa kanilang pangangailangan. Not because in of themselves they have a great faith. No! They can do nothing sa kanilang kalagayan. They confess. But they saw Christ, the glory of Christ, as their only hope. So they cling to their great Savior, the object of their faith. At hindi sila pinagtabuyan ni Jesus. How through the words, brethren and friends, the words in Psalm 51 verse 17, a broken and contrite heart, O Lord, you will not despise. Christ will not cast off those who come to Him by faith. And with humility of heart, nalulugod ang Diyos na tulungan ang mga taong may kababaan ng puso. And that remains our hope, brethren. In our despair, sa ating kabigatan na kalagayan, maybe you also have a physical disease. Sa ating mga pangangailangan, when you turn to Christ, pleading for His mercy, bringing nothing except your need, acknowledging that apart from Him, you can do nothing, the good news is Jesus will hear you. He will not cast you off. Will help you and comfort you, and you will find His grace as sufficient in your need. But also, makikita natin yung display ng power ni Christ at ng kanyang kaluwalhatian. Dito, makikita natin ang sovereign exercise ng kapangyarihan ni Kristo. His sovereign power over diseases, una ay makikita natin niya sa leper in verse 3. And Jesus stretched out His hand and touched him, saying, I will be clean. And immediately, his leprosy was cleansed. So, sa kanyang paghawak sa may ketongin, which considered as ceremonially unclean, immediately gumaling siya. Instantly, he was healed. But most striking, yung pangyayari na Jesus, who touched the leper, did not become unclean. Jesus who touched the leper did not become unclean. And here we see that He exercised of His sovereignty and authority even to the ceremonial law. When He touched the unclean, He did not become defiled. Ganun din ang makikita natin sa pangyayari sa servant ng centurion when Jesus said, verse 13, and to the centurion said, go, let it be done for you as you have believed. And the servant was healed at the very moment. Sa pamamagitan lamang ng salita ay mabisang gumaling ang servant sa kanyang malubang sakit. As one commentary writes, His power extends wherever His will ordains it. He is omnipotent and can project His power wherever He wishes. E makikita din natin yan sa mga miracles ni Jesus. Hindi naman lahat pinagaling ni Jesus. By His own choosing, pumili siya ng kanyang
pagagalingin. Kung anong gustong pamamaraan ni Jesus na gawin to heal a person, yun ang kanyang gagawin. But most often by words or touch. Unlike sa mga so-called miracle workers sa ating panahon, or mga miracle healers sa ating panahon na ang daming seremonya bago magpagaling. Ba? May paggamit pa ng mga ila-ibang bagay, may langis, may mga something like that. Ang daming seremonya, ang daming gimmick. But Jesus, when He healed a person, He just say a word. Or just touch them. I think isang beses lang ata na gumamit si Jesus ng medium to heal a person. Yung blind, Bethsaida, when he used a mud and he spit on it, diba? Gumamit siya ng putik to heal that person. If you were there, diba, sa sitwasyon kung saan gumaling yung ketongin, for example, you will be amazed for sure that when Christ touched the leper, suddenly, yung deformation ng katawan biglang bumalik. Naging mas healthy siya than before. His scaly skin became smooth and he was renewed physically. Eh yan nga, hindi natin makikita sa ating panahon eh, sa mga nagpapakilalang fake healer o mga healer, di ba? Meron akong isang napanood, hindi daw pantay yung paa. No? So paghatak ng pastor, eh nagpantay. Eh yun pala, ano lang, prosthetic yan. No? Eh wala naman talagang paa yung ano, tao. Madaming gimmick, pero makita mo si Jesus, di ba, when He healed the person. It's just a word and a touch. Ganon din ang makikita natin in verse 14 to 16. He exercised His sovereignty over illness. Pinagaling niya ang mother-in-law naman ni Peter na may sakit. And it says in verse 16, that evening they brought to Him many who were oppressed by demons. And He cast out the spirits with a word. And He healed who were sick. Only Christ can do that. And exercise that power because He wanted to reveal Himself as the truly Son of God. That He is divine, tulad ng pagkakilala ng leper at centurion sa Kanya. But hindi lamang ang pag-exercise ni Christ ng Kanyang kapangyarihan ang very striking in this narrative, but His compassion towards the helpless. Those who are considered outcast sa kanilang society. Ang isang ketongin ay tinuturing na walang silbi sa society. Ang isang gentile ay kinaiinisan ng mga Hudyo. Ganun din ang woman. Tulad ng mother-in-law ni Peter, considered as mababa in their society. And yet, makikita natin our loving Savior. He helped the helpless. He loved the unlovable. He touched the untouchable like leper. He showed mercy to those who are undeserving. He condescended to help the outcast, whom no other man would dare to come near and help. Mga kapatid, we can testify to that, spiritually speaking. When we were utterly helpless, Christ came at just the right time and He died for us. Bilang mga sinners, si Jesus ay makapangyarihan na tayo ay Kanyang nilinis sa ating karumihan, sa ating kasalanan, na tayo ay Kanyang niligtas sa matinding parusa ng kasalanan. And He is compassionate and loving towards us that once we were far away from God and dead in our sins and trespasses, He condescended to us.
Bumaba siya sa ating kalagayan upang pagkalooban tayo ng biyaya ng buhay na walang hanggan. He showed mercy towards us, we who are undeserving of it. To use the words of Paul in Ephesians 2, you were at times separated from Christ, alienated from the world, from the promise of salvation, having no hope and without God in the world. But now in Christ you were, who once were far off, have been brought near by the blood of Christ. As it were, Christ touched you and saved you. Inabot tayo ni Jesus sa ating kalagayan na pagiging makasalanan. As it were, hinawakan niya tayo at tayo'y pinagkalooban ng kaligtasan, ng kagalingan spiritually. He brought us to the spear of His saving grace and love. And He was and is and will be compassionate towards us, His people. And now, brethren, tayong mga nakalasap ng habag ng Diyos, it also poses a challenge for us na ipamuhay natin ang kahabagan ng Diyos na ating naranasan. Have you experienced the mercy of God? Have you experienced the compassion of God? If yes, marapat lamang ipamuhay natin ang kahabagan na ipinakita ni Jesus sa mga helpless, sa mga taong ang tingin ng society ay outcast. Those who are in need, we too must show compassion towards them. Compassion towards the needy and the helpless. At ito ang ebidensya ng pagkilos ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. One of the evidences na tunay mong naranasan ang habag at biyaya ng Diyos sa iyong buhay, the evidence that you experience the mercy of God is not determined by how many reform books you read. It's not determined sa dami ng alam mong katuruan sa salita ng Diyos o sa taas ng kaalaman mo pagdating sa doktrina. The evidence of God's mercy in your life is you actively helping those who are in misery, helpless, and in need. Jesus cared for the helpless, people who are in need, people with no power, and even outcasts. So by the grace of God, we too, as His people, matulungan natin ang mga gantong tao sa abot ng ating makakaya. If there's opportunity to help, especially those who are in the household of faith, mga mananampalatayang nangangailangan ng ating tulong physically or financially, huwag tayong mag-atubiling tulungan sila sa kanilang pangangailangan. May the compassion of Christ towards the helpless and needy be increasingly evident in our life. But lastly, the explanation of His power over diseases. And here Matthew explains to us kung bakit nangyayari itong makapangyarihang pagpapagaling ni Jesus sa may mga sakit. It says in verse 17, "This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. He took our illnesses and bore our diseases." Now, Matthew showed to us na itong miracle ni Jesus na pagpapagaling ay katuparan ng messianic prophecy written in Isaiah 53 verse 4. And the exact wordings ay ganto sa Isaiah 53 verse 4. "Surely, He has borne our griefs and carried our sorrows." And Matthew seems to understand na yung griefs and sorrows, nakapaloob din dito yung illnesses or diseases. Kasi sa unang tingin, if you compare Matthew and Isaiah, parang magkaiba sila ng binabanggit. Which is not.
For we know, illnesses bring sorrow and grief. At alam natin, ang pinakaugat ng physical disease and grief ay walang iba kundi ang kasalanan. When Adam fell into sin, sickness, death entered the world. Kaya merong sakit at kamatayan dahil sa kasalanan. The Bible says grief and sicknesses are related directly or indirectly to sin. At nang dumating si Jesus sa kanyang gawang pagliligtas, in the atonement, He dealt with sin, yung ugat ng diseases and sorrow. At itong miracle na pagpapagaling ni Jesus sa may mga sakit, it points us to greater reality which Christ will conquer by His death, the roots of death and diseases. Walang iba kundi ang kasalanan. The Lord's purpose in coming to the world, tulad ng ating napag-aralan kanina, di ba? Ang purpose ng Diyos, bakit siya dumating sa mundong ito? Para, hindi lang para bigyan tayo ng physical nating kagalingan or isolve yung ating mga problema sa buhay. No! Though it bring grief and sorrow in us, problem bring sorrow, sickness bring sorrow, pero anong purpose ni Jesus coming to the world? E para patayin yung ugat ng sorrows and grief and sicknesses. Walang iba kundi ang kasalanan. So, hindi lang bigyan tayo ng lunas sa physical nating sakit, but higit pa doon upang bigyan tayo ng lunas sa pinakaugat, sa pinakasanhi ng mga sakit na ito at pagdurusa, walang iba kundi ang sin. In other words, as simple as I can, in the atonement, nang si Jesus ay pinahirapan sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan, He dealt with sin and also its consequences. He dealt with sin, He dealt with its consequences, yung death and sickness and sorrows. And yes, magkakasakit pa din tayo sa buhay na ito. Mamamatay pa din tayo sa buhay na ito. Dahil ito ang kabayaran ng kasalanan, ngunit dahil si Jesus ay binayaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, tayo na nagtiwala sa kanya ay na-deliver sa penalty ng kasalanan. And one day we will deliver from the presence of sin at sa consequences of sin, sa sakit at kamatayan. Kasama yun sa atoning work ni Christ when He died. Kasama yun sa inaccomplish ni Christ that one day we will be glorified. Wala nang kasakitan, wala nang sakit sa kamatayan in the new heavens and the new earth. As one commentary said, we believe in Jesus. When we believe in Jesus, God begins to deliver us from all the consequences of sin, and someday He will restore all that we lost because of sin. But the process is never complete in this life. The Lord will fully vanquish sin and disease when He comes again and restores the earth. Kaya nga, huwag kayong magpadala, no, sa naririnig niyong claim ng iba na dahil daw namatay si Jesus, binayaran niya na din yung lahat nating physical na sakit. Therefore, yung mga physical na kagalingan ay makakamtan ng mga believers. Just claim it. E nagtataka nga ako eh. Bakit kaya hindi rin nila i-claim na mabuhay muli yung namatay? Eh, consequence din yun ng sin, di ba?
Bakit physical healing lang? And you see, it boils down to a wrong view ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. And then, imi-misquote pa nila yung sinabi sa Peter, "By his stripes we are healed." Eh, ang context doon, kasalanan. Ang ugat ng kasakitan at pighati. He cleansed us from our sins. He healed us from our sins. If I would use that word, by dying on the cross. And so, yung kasalanan, yung dapat madil. At ito yung ang purpose ni Jesus. Bakit siya pumarito sa sanlibutan upang iligtas tayo sa pinakamalaking problema? Hindi ang cancer, hindi ang anumang sakit. Yes, that's also a problem. But the biggest problem, the root of all of this, ay ang kasalanan, and Christ came to deal with that sin. Niligtas niya tayo sa pinakamalaking problema, walang iba kundi ang kasalanan. At yun din ang pinakita ni Matthew by quoting Isaiah, "Surely, He bore our illnesses and diseases." Dahil ang ugat ng mga ito ay walang iba kundi ang sin. And He dealt with sin on the cross. He dealt with sin on the cross. And one day we will be healed from the consequences of sin, which are sickness and death. And so, brethren, in our Lord's Supper, that's also we need to remember. Our Lord Jesus Christ, as a God-man, His body was broken for us, His blood was shed for us in order that we will be cleansed and healed from our spiritual sickness. He died for us and raised from the dead in order that those who believe in Him by faith will receive a healing for their sick soul because of sin. And one day we will be totally delivered from sin's consequences. What a Savior we have who can deliver us from this. Only Christ and Christ alone who can deliver us and cleanse us from all our sins. And as for you, my friends, kung hindi ka pa nagtitiwala kay Jesus, ikaw ay nananatili sa iyong malubhang sakit, sa iyong malubhang problema, walang iba kundi ang kasalanan na magdadala sa iyo sa matinding kapahamakan. No earthly doctors and physicians can heal your sick soul. Only Christ, the great physician, can heal your soul. And so, tinatawagan kayo ng salita ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya, patulad ng pinakitang pagtitiwala ng leper at ng centurion. Acknowledge before Him na hindi mo kayang maligtas sa pamamagitan ng iyong sarili. Magpakumbaba ka sa harap ng Diyos at i-confess mo ang iyong pagkakasala. I-confess mo sa Kanya ang tunay na kalagayan ng iyong kaluluwa. That you have a sick soul. And if you believe in Him and humble yourself before Him, He is willing to receive you. He will not despise you. A broken spirit, a broken and a contrite heart, O Lord, you will not despise. He will not cast you off, for He is a merciful Savior and is willing to forgive those who come to Him by faith and with humility of heart. So come as you are. Believe in Him and you will be saved. Let's pray. Aming dakilang Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat
sa katotohanan, Panginoon, na aming narinig. May we continually have a deep appreciation, Lord, ng inyong ginawa sa amin. Sa paglilinis, Panginoon, ng aming kasalanan. Sa penalty ng sin and its consequences, Lord, you dealt with all of them on the cross. And one day, Lord, though we are still living in this world, we will have troubles, we will have sickness, we will have diseases and illnesses. But because of what you have done in your accomplished work on the cross, one day, Lord, all of this will be gone. Where no more tears and pain and grief and sorrow and sickness in the place, Lord, that you prepared for us. So help us, Lord, to look up to you always, even us who are believers, we still fall into sin. And yet, Lord, there's only one hope. There's only one hope for us, our Lord and Savior Jesus Christ, who can cleanse us from all our sins. Jesus' name.